Good morning, guys. Kamusta na po kayo? Today is September 13, 2019. So update ko lang po kayo sa kaganapan sa life ko po, sa routine ko every day dito sa Hong Kong being an OFW. So as of now, mga guys, ako po magbi-babysit sa mga alaga ko. Aalis po ang mga amo ko later tonight, later afternoon, para mag-celebrate in advance po ng birthday ni among lalaki. So, kailangan po yun kasi wala po siya dito next week. He will be flew going to USA para sa business trip po niya. So, i-celebrate po nila in advance. Magpunta po sila in one of the hotel here at ako nga po magtoka sa buong maghapon today and until tomorrow. Tomorrow po, update ko kayo, it's an mid-autumn festival dito po sa Hong Kong. Statutory holiday po yon at lahat po ay obligado na mag-day off po ang mga OFW. But sometimes, kailangan din po na ng mga amo, so hindi po sila pinapa-day off. So, either palitan po ng ibang araw or bayaran lang po sila. But for me, kailangan ko po talaga na relaxation. Dahil last week po talaga na nagkasakit ako. Bali, nahawa po ako sa aking mabait na bulinggit na 8 months na alaga. So, yung ubo niya napunta po sa akin. Actually, as of now, talagang hindi pa po okay itong aking boses. But I need to get up and do the work as a helper, as a nanny, dahil po nagwo-work ang amo kong lalaki. At yung babae po, okay-okay lang po na nandito sa bahay. So, kailangan ko pong tumulong, kailangan ko pong magtrabaho, kailangan ko pong mag-work at mag-alaga sa kanya. So, sa ngayon po mga guys, yung pinakita ko pong machine sa inyo na binili ko po para po gamitin sa aking smoothie. Ito po siya. Ito po siya, shake and take. Nabili ko po to sa aking friend. Actually, matagal ko na po talagang gusto magkaroon po ng machine na ganito pang smoothie dahil po yung pag umiinom po ako ng juice, parang ano rin po siya, pwedeng gawin na pang-alis po ng mga toxic ng katawan natin. Kasi po yung mga juice na vegetable juice, ginagamit din po yun para sa maless yung mga sakit-sakit sa katawan na nararamdaman po. Kaya very happy at thankful ako at nakakainom na po ako nito. Actually, sa early morning po, ang ginagawa ko po, kumukuha ko ng... Ang pinaka-ingredients po na ginagamit ko actually, sa ngayon po ay fruits. Gumagamit po ako ng banana, strawberry, spinach, at ano ba yung isa? Kiwi. Pero yung kiwi po, some of it at ay maasim. Pero meron po siyang particular na kiwi na which is from New Zealand na matamis po siya. So yun po yung minimix ko. So pagka nahiwa ko na po siya ng maliliit, yung banana, strawberry, kiwi, and then isang dakot po ng spinach, ilagay po natin dun sa bote po. Here. Dito po. Mahaba-haba po siya. Pwede po natin punuin. Pero make sure lang po na maliliit po yung hiwa. Dahil yung blade po ng machine, I cannot tell po na very ano po siya, very strong. Pero blade pa rin. At magagamit pa rin siguro few times na magamit po natin. Kasi hindi po siya kamahalan. Mura ko lang po siya nabili sa online sa friend ko. So, take care talaga yung paggamit ko para at least tumagal po siya. So, hiwain po na maliliit. Tapos lagyan po natin ng a little bit of coconut water. Or kung wala naman pong coconut water, water na lang po. Mas maganda. Pero may mga smoothie po na talagang very tasty. Sa akin po, hindi. Talagang, ano lang, gusto ko lang ma-cleansing and then
after 30 minutes po, tsaka ako magbe-breakfast. Or any meal, like po sa lunch, pwede rin tayong mag-take. And then, tsaka po tayong mag-lunch. Talagang i-cleansing niya po talaga. So, yun po yung ginagawa ko. I can write some ingredients na pwede po ninyong gamitin sa description po. Yung mga combination po na ginagawa ko para kung gusto nyo pong gayahin as a starter po sa morning routine po natin para ma-cleansing at medyo tulong na rin po para makareduce sa ating naglalakihang mga katawan at nagsisiksihan. So, yun po yung natural way na ginagawa ng iba. So, maraming salamat po mga guys. Hindi po ako talaga basta nakapag-vlog for the past few days kaya kasi nga po nagkasakit. So, kailangan po magpahinga at pinapahinga po ako ng amo ko. So, ngayon po ako bumalik at saka nung Sunday, nakapag-update po ako ng kaganapan. Nang Sunday na yon medyo ano po siya, delikado that day. Kaya po nandun kami sa loob ng Jollibee. So, in-update ko lang po kayo kung anong nangyayari. A little bit violent, but not really violent kasi ay naano pa rin po nila yung kapakanang na ng mga other citizens na nandoon, na iba't ibang lahi din po katulad namin. So, maraming salamat po guys. Yun po yung isa sa mga tips na pwede kong ibigay para sa health tips po natin. Ang pag-inom po ng smoothie every morning before po ng ating breakfast. So, i-chat down ko po dun sa description yung mga different yung ginagamit ko po para sa pag-inom po ng ganitong smoothie. So, thank you so much mga guys. Please like, hit the like buttons, subscribe and hit the bot bell buttons and comment down below kung may mga katanungan po kayo. And God bless po. See you next.